natin tong ano, tubig para ha, makita natin kung gaano kalinis. Hello, what's up mga kamoto? Magandang araw sa atin. So we're going to Manila Bay. At tingnan naman natin kung gaano kaganda yung ginawa nilang Dolomite Beach sa Manila Bay. So nakita ko kahapon, eh kaso nga lang sobrang dami ng tao kaya hindi tayo natuloy. So I hope ngayon na weekdays, eh kukunti lang ang tao. So kahit medyo masama ang panahon, eh sana hindi na umulan. Saka sa kagandahan mga kamoto, hindi masyadong maaraw. Kaya maganda, mamasyal ngayon dun. So araw-araw naman nang bukas si Dolomite Beach. Kaso nga lang may oras. Alas 8 hanggang alas 11 at alas 3 ata hanggang alas 5. Parang ganun. Basta may oras siya. So maganda din naman para makontrol nila yung crowd ng tao. So yan, nandito na tayo sa Makati. At medyo malayo-layo pa to ha. Mga 14 kilometers pa. So mag-iidsan na lang tayo, tapos mag-Ruas Boulevard. Tapos diretso na tayo ng US Embassy. Doon na yung pinin ko na ano, location. So ayan, update ko na lang kayo pag malapit na tayo doon. So ayan, iidsan na tayo. So medyo traffic pero okay lang yan. Makakausap din tayo. So ayan, medyo iniwasan lang natin yung rush hour. 7:30 pa sana ako napupunta sa Manila Bay. Kaso nga lang, naisip ko na traffic, rush hour. Kaya ayun, anong oras na? 9:46 na. Dire-diretso na to hanggang dun. Tapos Ruas Boulevard na. Dilim. Alright, Ruas Boulevard na tayo. Bilis lang, di ba? Update, 4 kilometers na lang, malapit na tayo. Alright! Makikita na kita, Dolomite! Akyat tayong flyover. Last na punta ako dito mga kamoto sa Manila Bay. Pumunta kami yung US Embassy nun. So way back 2017 pa ata. So tagal na. So 18, 19, 20, 20, so 4 years na rin ha, na hindi ako pumunta. Kahit ang tagal ko na dito sa Metro Manila, eh hindi ko pinupuntahan yan. So ngayon pa lang ulit, after 4 years, makikita na kita ulit. So ngayon, nandito na tayo pero maghanap lang tayo ng maparkingan. Hoy, saan pwede mag-park ang motor? Yan, yung kanto niya, kaliwa ka dyan, may kita kang poste, kanang karon. Isa na? Dapat ito kaya park ko? Hoy, doon na lang oh, malapit. Nakakaroon? Hindi, tawid na lang ako. Hindi mahirap dito yung maparkingan. Kaso pag-iikot pa tayo doon mga kamoto, ang layo. Ang hirap. So ito yung mahirap dito mga moto, yung maparkingan. So basta importante, hindi tayo mato. Diba? Saglit lang naman tayo dyan. Okay lang ba dito? Sige, thank you. Mamaya na lang ako magbumulta ha. So ayun mga kamoto, gagawin na lang natin. Akit tayo dito sa tawid tayo sa kabila. So ayun mga kamoto, tara. Punta tayo sa Dolomite Beach. Ang dami talagang namasyal ngayon. So kahit weekdays pala, talagang dinumog pa rin to. Kasi mamaya mga alas 11, magkuklos na naman to. So magabandang alas 2 na naman ata i-open hanggang alas 5 ng hapon. So we're here now at Dolomite Beach. Alright, makikita na rin natin, di ba? Alright, so free lang po pumunta dito. At wala pong bayad, walang entrance fee. Thank you.
Hindi pa tapos mga kamoto, hanggang dun yan. Tutuloy hanggang dun sa part na yon. So dyan pa lang yung sinatabunan sa part na yan. So yun yung US Embassy. So dati mga kamoto, nung pumunta ako dito, grabe ang itim to eh, yung dagat, tas amoy kalal. Pero ngayon, alright, amoy muna yung tubig na amoy dagat talaga. So ito yung Dolomite, oh. Oh. Ganda, mas maganda naman talaga tong Dolomite na nilagay dito kaysa yung basura na nakikita natin. So natutuwa yung mga tao na namamasyal dito dahil hindi na nila kailangan lumayo pa, di ba? Hindi na nila kailangan pumunta pa sa Ilocos, sa Boracay, di ba? Kunting solyap ka lang dito, eh di matutuwa ka na. Importante naman, matutuwa yung mga tao. Pati ako, di ba? Sanay na akong pumupunta sa mga dagat na magaganda, pero natuwa pa rin ako dito. Ganda talaga yung ginawa ng government natin ngayon. Awal pa rin magdala ng pagkain dito sa loob para iwas na rin sa dumi, di ba? Sa mga gustong mag-date, sa mga jowa nila o sa mga asawa nila, eh open po kayo mapumunta dito everyday po na bukas. So yun, lapitan natin tong ano, tong tubig para makita natin kung gaano kalinis. Kita nyo ba? Yung dagat, malinis na. So yun, enjoy natin yung mga papamasyal dito para after na nito uwi na siguro tayo. So at least eh, kahit papano naapakan na natin, di ba? Dati naalala ko, doon pa ako tumambay noon eh, nung pumunta kami diyan sa US Embassy, tapos kita ko dito, sobrang itim ng tubig, grabe. Kala mo nasa tubig kanal, tapos ang baho talaga. Grabe. O yun, yung mga tao dito mga kamoto, eh feel na feel nila, nasa Boracay sila, o di ba? Yung mga tao ngayon, parang normal na lang. So maganda rin to mga kamoto para hindi tayo mabagot sa bahay natin. So yun mga kamoto, ulitin ko ha, araw-araw na po itong bukas. Kaso nga lang may oras, mga alas 8 po ng umaga hanggang alas 11. Tapos alas 2 na naman ata hanggang alas 5. So I hope na pangalagaan na natin to kasi ang ganda oh. So natutuwa yung mga bata na namamasyal oh. Yung mga hindi makapunta sa labas, eh dito na lang sila pumunta maglaro. So ayun, hanggang sa muli mga kamoto. At importante, nakita natin tong Dolomite Beach. So hindi ko alam kung kailan ulit tayo makakabalik dito. Siyempre siguro matatagalan na naman dahil magiging busy-busy na rin tayo. Alright, maraming salamat sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Eh, pa-subscribe naman. Pindutin mo naman yung subscribe button na yan. Sige na. So ayun, once again, this is Mototank TV. Please like, comment, and subscribe. Alright, see you on the road. Ingat. Peace out. Boom.